carb powder. So titikman natin yung lahat. Magkano kuha mo pala? Ilang serving yun? Isang baldi na yun. Ilang serving yun kada drum? Pero marami, alam ko eh, no? Ito na, titikman mo na. Parang ano, ina sa mga yung lumang ano, mga, basta lumang parang naka-stack up na luma. Anong labor na ito? Parang naka-stack up siya sa ano, sa aparador. yung 10 taong nakatago? Oo, yung gano'n. Kasi nagpa-plano din kasi ako bumili nun. Kaso nga lang, natantya ko pa yung budget ko kasi, di ba? Pwede ko naman ikain yun sa mga real foods. Kaso nga lang, nahihirapan ako. Actually, mamaya yun yung topic natin ngayon. Ha? So ayun, napag-dinan ko na may... Sabi na kayo tatlo. Oy, sali na ninyo. Halika. Para ma-motivate ako lumakas yun. Eh, tapos na siya. Okay, tayo na lang dalawang talaga. So ayun, napag-decision ko na sasabay ako dito sa napakalakas na to. Bali, gagawin natin volume na chest. Hindi kami masyadong mag-e-heavy. Parang gagawin lang natin 3 sets, 8 to 12 reps yun. Tapos pagkatapos nun, last set, drop set. Gusto mo 4 set, 8 to 12 reps. Tapos pagkatapos pang 5th set, pinakamabigat, drop set ng 3 beses. Okay? Palag. Ako papalag din. Kahit mahina ako sa bench. So yun, syempre, first, para muna yung warm-up natin. Kasi diba karamihan yan, diretso agad maglalagay ng plates. Para safe tayo, para muna, para kahit paano, buhay-buhay itong maliit na chest na. Para muna lagi, katulad ng sinabi ko rin kasi karamihan yan lagi mag-warm up may plates na agad kaya para iwasan yung mabigla or yung some injury so second warm set so bali ang advice ko sa inyo mga gumawa kayo ng warm up set para mabuhay-buhay kahit papano yung ligo nyo about mga 2 to 3 warm up set bago kayo pumunta dun sa working set nyo kasi yung mga iba dyan agad-agad yung diretso sa working set. Ito nga, depende sa trip nyo, pero para lang maiwasan yung video. It was the beating of my heart. How could I resist the chance? Siyempre, maglalagay na tayo ng pampalakas. Wait, Jos! Ay, mo muna. Tricep, bali 135 pounds to, so gagawin namin roughly 8 to 12 reps. Tapos after nun, 4 sets to, tapos last set, drop set. Mga chong bali. Ayun, simula kami sa 135 plus. Bawas sa amin ang weight. Pagbawa, syempre. Alam nyo, drop set. Bawas ng weight, pero nakas yung we'll be right back.
ano. Magpakasaya-saya ka dyan sa kulungan, ha? Ha? May magkakita ka taas sila nila din lima dun. Oh, magkikita-kita kayo dun. Reunion. Oh, reunion kayo dun, mga chow. Kaya magpakasaya-saya ka na dyan, ha? Bye-bye. It's the chance to fall for you. The beating of my heart. How could I not see the way? So yun na mga chong bale. Ah! Pag lighting, ang ganda ng katawan ko. Pero pag walang lighting nga nga eh. No? So yun na nga mga chong. So ayun, bale, nandito na nga ako. So bye, mga chong bale. De ayun, yun nga. Yun, yung pag-uusapan nga pala natin is yung about sa bulking ko. So I decide, pagpapatuloy ko tong bulking. So, di na naman nag-focus. So, antay-antay lang, makakabili din tayo ng bagong lens. So, sa mga gustong mag-sponsor dyan ng bagong lente. Uy, mag-focus ka naman, boy. Ayan. So, ayun, hindi ko na siya, bale, hindi na ako mag-minicut. So, hahayaan ko na tong tabakong manatili dito. Kasi, syempre, iniisip ko kung mag-minicut ako, malamang sa malamang, bababa yung strength ko. So, ayoko mangyari yun kasi, paghahandaan tayo next year eh. Alam niyo na yun kung ano yun, pero hindi ko muna sasabihin ngayon. Pero alam ko naman na alam niyo yun. So, next year, paghahandaan akong matinding malupit na malupit. So, by the way, yung minicut pala, yung just a brief explanation for that one. Ano siya, kumbaga, at the span of 3 to 4 weeks, mga ganun, ibababa mo agad yung calories mo. So, hindi katulad ng regular cutting na span of, 90 days na 60 ang mga 90 to 120 days or depende sa inyo, di ba? Yung ginawa ko last time na unti-unti yung ibababa yung calories. Dito sa minicut na to, baba agad yung calories. Hindi siya pwedeng ma-maintain kaya ang kaya lang siya ginagawa si para get rid of sa, yung mga excess fat na na-consume nyo nung nagbakat tayo. Pero yun nga, ang decision ko is hindi na ako mag-minicut, magpapatuloy tayo sa forever bulk. Sa bulking may forever mga chong, ha? Tandaan niyo. So ayun, siguro magde-decide ako kung magka-cut ako this summer. At plano ko kasi sumali dun sa summer shedding ni Christian Guzman. Kung napapanood niyo siya, international vlogger siya. So inyong isa sa mga idol ko. Idol ko kung bakit ako nagsimula ng vlog. Christian Guzman, search niyo sa YouTube. Malupit yung taong yan. Sasali ako sa summer shredding. I believe magsisimula yon ng March or April. Mga ganun. Hanggang ano yan eh, July. So, sasali ako doon kasi online yon, pwede kang mag-submit online. So, papakita mo lang yung transformation mo. Tapos pag napili ka, syempre may premyo tayo mga chow.
So ayun, bali yun, bala ko sumali pero yun as of now. Continue bulking muna tayo. Syempre para ma-maintain yung ma-continue yung bulking natin syempre. Syempre yung pagkain natin, ayusin natin syempre, 'di ba? Kasi katulad ng binanggit ko last vlog na medyo paldo-paldo yung diet ko. So hindi ko nasusunod yung total calorie intake ko dapat per day na 3,000 plus calories na nasa siguro makain lang ko ng 2,700 calories magan. Kaya sa ngayon siguro naging ano, naging nag-plateau ako for about 3 to 4 weeks ata nagstay sa 72 kilograms yung weight ko. Kaya siguro malamang sa malamang ang reason nun kasi hindi ko pa na-up pa yung calories ko. Kaya nag-stagnant ako. So ayun, next vlog siguro. Puro ka ng next vlog, you know. Basta isasama ko ulit kayo sa full day of eating ko para, ayun, para makumbinsi ulit ako na mag-calculate ng macros para kahit papano makaabot tayo dun sa 3,200 something calories na yun. So para, syempre, mag-increase yung ano natin, print. Kasi kailangan ng kailangan. Kasi ramdam ko yun nung last, yung, kung napanood nyo yung last video na sa deadlift ko is medyo alam ko hindi sa bigat yun eh. Alam ko medyo nanghina ako kasi galing ako sa sakit tapos hindi ako nakakonsume ng ano yun, sapat na calories na kailangan ko kaya siguro medyo ako humina. Syempre fault ko rin yun kasi di ako kumain nang kumain nang kumain. So, yun game plan natin mga chong, forever bulk. Actually hindi siya forever, so maglalas siya this summer. So continuous lang yung bulk natin. So, and ayusin ulit natin yung pagkain natin. Una, ita nyo naman kanina, sabi ko na may balak din ako bumili ng mask or something na kasi talagang, unang-una, nagkukulang ako sa oras, diba? Kasi hindi ko pa talaga matansya, lalo na tinaano, na nadadali ako ng katamaran sa pagluluto, diba? Yung homemade mask gainer ko, hindi ko na nagagawa. So, probably, instead na bumili din ng mask, katulad na sinabi ko kanina, is babalik ulit ako dun sa homemade mask gainer ko. So, isasama ko sa full day of eating ko next vlog siguro. And yun, para syempre, may pag-aantaan tayo sa next year yan pare. Kailangan natin lumakas. So, ayun, dito ka rin tatapusin yung vlog na to. And maraming salamat sa panood ng vlog. Kasi medyo na-hype ako kasi kahit papano, yung views ng kada video ko is 100 views na, minimum na lagi, ganun. So, hindi na siya nagbabago every week, parang ganun. So, yun din yung nag-drive sa akin na parang maggawa ulit ng vlogs, mga 2 to 3 videos a day. So, ayun, pagpapatuloy natin to mga chong, let's spread the value of fitness and makatulong sa kapwa natin kung ano man yung goal nila into fitness. Hindi lang sa fitness, about din sa buhay mga chong, diba? Related naman yung mga yan, diba? So, ayun, dito ka natatapos yung vlog na to. Unfortunately, mga chong, nalumat yung camera natin. Kaya, muna nga, buti may mahibaga tayong malupit na cellphone. May waga na nga, malupit pa, diba? So, ayun, don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And, kita-kit sa susunod na vlog, mga chong. Peace!